Hindi lahat sa Mindanao ay bundok. May kapatagan din doon at maayos na paaralan kung saan hindi po matatawag na ignorante ang mga tao dahil nakapag-aral po sila. Sino nga ba si Philip John Susan o Ken na tinatawag na member ng SB 19? Pinanganak si Philip John Susan January 12, 1997. Mayroon siyang sariling kumpanya. Superior Sun ang tawag sa kanyang kumpanya. Isa siyang CEO, designer, fashion designer sa kanyang sariling company. O diba mayaman si Ken na nilalait ngayon ng tinatawag na Marilyn. Sino ba yung Marilyn na yan? Very talented ang batang ito. Dancer, singer, songwriter, businessman at marami pang iba. Marami siyang kayang gawin, guys. Noong nasa Mindanao pa si Ken, nakapag-aral siya sa PENMA sa Cagayan de Oro College. Subalit, nung lumipat sila sa Manila, ay nakapag-aral siya sa Technological Institute of the Philippines. Yan po yon. Nakapag-aral po si Ken. At saka take note, may level ang kanyang pagiging artist o singer sa Pilipinas. At ito pa, take note, galing siya sa inosinting pamilya, inosinting mga magulang sa Mindanao. Dahil iniisip ng mga tao, especially taga Manila, pag taga Mindanao, taga bundok agad at ignorante. Pero hindi po yun totoo. Hindi po lahat ng Mindanao ay bundok. May patag din doon at nakapag-aral din po ang mga tao doon sa Mindanao, okay? Huwag po nating minamaliit si Ken. Alam natin galing siya sa humble beginning, pero nakapag-aral siya, nakaahon. At yun nga, ngayon mayroon siyang sariling kumpanya. Siya ang CEO, siya ang fashion designer at very talented itong si Ken. Kung sino man ang Marilyn na yon na binash si Ken, magtago ka na. Huwag mo lang ipakita ang totoo mong pangalan sa social media. Baka kuyugin ka at hanapin ka ng mga bisaya.